Kung napanood lamang nga po ninyo mga idol kagabi, ang ating video ay naisama na nga po natin doon ang pangalan ni James Harden sa listahan ng mga manlalarong makakahabol pa sa Golden State Warriors. Kaya dito naman nga po sa ating bagong video ay pag-uusapan natin agad ang mainit pang balita na inuumpisa na nga po talaga nilang magtanong ng mga detalye tungkol sa posibleng pagsali nila sa contention sa pag-trade kay James Harden. Well, sasamahan na nga po natin ang pagkwentuhan ngayon ang isa pang katanungan, kung may plano pa nga ba ang Los Angeles Lakers na i-trade ang kanilang rising star na si Kyle Kuzma? Kaya tara, sabay-sabay nating alamin yan. Magandang araw muli sa inyo lahat mga idol. Bago nga tayo mag-umpisa dito ay syempre isang malaking shout out nga pala at maraming salamat sa lahat ng laging nanonood dyan na mga taga Zamboanga City, Tarlac, Cebu at sa lahat ng mga taga Batangas. Maraming salamat sa lahat ng Soli J Zone TV dyan. Huwag nyo rin kalimutang i-follow at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV 2.0. Well, tara, halina't ipagpatuloy na natin to. Nagresulta nga po ang pagkawala ni Klay Thompson sa Golden State Warriors sa pagkakaroon nila ng disabled player exception, gaya ng sinabi na natin kahapon na natanggap ng kanilang front office mula sa NBA na maaari nilang gamitin sa pagkuha ng pamalit sa pwesto ng nadali nilang superstar. Nailahad nga po natin ang ilang mga veterano na available naman ngayong free agency, ngunit hindi nga po ito lubos na makakaapekto o makakatulong sa kanilang kampanya ngayon kung gusto man nilang makabalik bilang isang contender. Well, bakit ko nga ba yan nasabi? Sigurado naman nga po na isang superstar lamang ang pwedeng pumantay sa produksyon na ibinibigay ni Thompson. Kaya dito nga po pumasok ang ideyang pagkuha ng Golden State Warriors sa isa sa mga superstar ng Houston Rockets na humihingi na ngayon ng isang trade mula sa kanilang team. Ayon pa nga po sa inilabas na balita, ngayong araw lamang mula kay Shams Charania ng The Athletic, inuumpisa na nga po ng kanilang front office ang kanilang napakalaking plano na nagugulat talaga sa buong NBA sa pamamagitan ng pagtatanong mismo sa Houston Rockets patungkol sa detalye ng kanilang pag-trade kay James Harden. Bali, bago man nga daw po mag-umpisa ang NBA draft at madali ang kanilang player na si Klay Thompson, ay sinubukan na nga daw pong tawagan ng Warriors ang Houston Rockets upang tanungin sila tungkol sa pag-request ng trade ng isa sa kanilang mga superstar. Kasama na nga po sana ito sa kanilang mga plano na makabo ang Warriors ng backcourt trio na binubuo ni na James Harden, Stephen Curry at Klay Thompson. Sa kasamaang palad lang mga idol, ay nasira nga po ng pagkadali ni Klay Thompson ang kanila sanang plano. Pero di naman nga po ibig sabihin ito na sarado na agad ang ganitong oportunidad, dahil may pagkakataon pa nga po ang Warriors na makuha si Harden kapag nailagay na ito ng Houston Rockets sa trade market sa kalagitnaan ng bagong season. Habang pumunta naman tayo mga idol sa pangalawang topic, kung saan sasagutin natin ang katanungan kung meron pa nga bang plano ang Los Angeles Lakers na i-trade ang kanilang batang player na si Kyle Kuzma. Sa mga nakarang araw nga po ngayong off-season ay parati lamang nasasama ang kanyang pangalan sa mga lumalabas na trade rumors na umuulan sa kanilang kupunan. Dalawang player rin nga pong naibalitang target ng Lakers na pwede nilang ipamalit gamit si Kyle Kuzma. Una nga po dito ay si Derrick Rose ng Detroit Pistons at ang pangalawa naman ay si DeMar DeRozan ng San Antonio Spurs. Ngunit hanggang sa pagsisimula nga po ng training camp sa unang araw ng Disyembre ay wala pa rin nangyayaring trade na nagaganap kay Kyle Kuzma. Panahon na nga ba ito upang aminin na nilang walang balak ang Lakers na ipamigay ang kanilang rising star? Well, hanggat wala pa nga pong kinukuhang contract extension si Kuzma hanggang sa pagtatapos ng off-season, ay mananatili pa rin nga po ang ilang mga trade rumors sa kanya, lalo pat isang taon na lamang nga po ang pananatili nito sa Los Angeles Lakers. May nakalap rin nga po tayong isang impormasyon na nagdadalawang isip pa nga po ang kanyang team na bigyan siya ng malaking pera, dahil base nga po sa klase ng pagpapalakad ngayon ng Los Angeles Lakers
ay siguradong hindi nga po maipapakita ni Kyle Kuzma ang kanyang tunay at totoong potensyal sa loob ng laro. So ilang mga idol, once again, this is J-Zone TV.